and sa lahat na nag-aantay kanina pa, this is GG Blitz at hot na naman ang bagong episode for you guys. Of course, this episode is powered by Asus Republic of Gamers and of course brought to you by Ragnarok Online. Ang ating mga guest for tonight, so isa siyang host, isa rin siyang shoutcaster, and a streamer, si GG Spear! Hi guys! Joseph. Musta? Or Joseph. Mm. And of course, we also have a League of Legends caster known as Neep. Ay, hello! Welcome sa ating set. Welcome sa GG Blitz. Yan. Yeah, thank you. Shoutcaster and also, nagsistream ka rin ba? Shinbo? Mm. Yun, grabe naman. Ayan, Shinbo! Yes. Ay, paano masabihin yung Shinbo mo? With a one. For an eye. Yeah. Cloud9 versus Lion Gaming. 3-0. Yes. This is a best of 5 series, kung di ako nakamali. Yes, yes. This is a best of 5 series. And ito yung first half ng conclusion ng play-in stage ng world. So, to emphasize Cloud9 and Lion Gaming. Talking about yung nangyaring team fight sa first, second game. Yung first game, I think, one-sided yan. Yeah, one-sided. Extremely one-sided. Yes, extremely one-sided. Tapos pumasok tayo dun sa second game na itong Cloud9 versus Lion Gaming. It's a full 1-hour game. Ayun, tingin ko naging one-sided na rin. Extremely one-sided. Extremely one-sided. Tignan natin. Tapos talagang Cloud9 talaga all throughout. It feels like a loss for spirit na ng Lion Gaming against Cloud9. Pero what's very interesting is, despite the kills na nasa-secure ng Lion Gaming, napaka-consistent lang ng Cloud9 ang pasok ng objectives. Lalo pat basa rin nila yung spike nila. I think that nagsimula sila magkaroon ng momentum when they took that early. Yung Baron dance nila, paulit-ulit dyan. Napakatagal yung fight nila dun eh. Medyo nagkaroon ng parang changes. And sinubukan ni White Lotus, yung ABC, ABC yeah, ng, AD carry, ng yeah. White, sorry, ng Lion Gaming. Sinubukan niyang magkaroon ng i-carry yung game nila, but throughout the game, sobrang hirap na hirap siya. I think Tristana yung second game niya, di ba? Yeah, I think it was Varus. Was it Varus or Tristana? Varus yung line game. Varus game 2, and then Cloud9 had Tristana. Fnatic versus Hong Kong Attitude. Sobrang one-sided. Sobrang one-sided to. Fnatic favored dito sa game nila. And I think one factor dito is yung pagiging parang underdog or bagong team dito ng HKA sa worlds natin. So, Fnatic, sobrang experience na yan. Mararamdaman mo yung pagiging season ng Fnatic. Between Fnatic and Hong Kong Attitude, parang napapansin ko na Hong Kong Attitude is doing pretty well in the laning phase. Yeah. Pagdating sa mga team fights, objectives, talagang sila. I think at the same time, Fnatic actually had a really bad group stage, right? They lost. They almost lost twice to Young Generation, the second seed from Southeast Asia. Yes. So coming into the best of three series, best of five, I was expecting Fnatic to actually lose extremely hard to Hong Kong Attitude, but I guess it's their veteran experience. Pero backlog muna sa ating Worlds 2017, no? Bakit mo muna sabi na ito yung isa sa pinakamalaking LOL esports event? To put it on the numbers, what would make Worlds 2017 really big? Like, kapag tinignan mo siya ng malaki, is because, like yung venue niya ngayon sa China, yung finals niya gaganapin sa ano? Beijing National Stadium. The Bird's Nest. The Bird's Nest. An Olympic Stadium with a 91,000 seating capacity. Ngayon kasi, ito na yung event na kung saan lahat ng pinaghirapan ng mga pro players throughout the year, masusuklian. Kumbaga, kung i-compare natin siya sa Dota 2, parang ito na yung TI. Nung ginanap yung Worlds sa bansa ng esports, which is Korea, di ba? Tapos tinalo niya yung viewership ng NBA Finals. Ayun, online viewership lang yun sa League of Legends World Championships. Yung sa NBA Finals, TV tsaka internet online viewership combined. Combined. Nasa 37 million yata yung League of Legends. Nasa 20-something million lang yung sa NBA Finals. So, yung viewership yung nagpapalaki talaga dito. Not to mention yung attendees din. Speaking of naman sa ating Worlds this season, ano ba yung pinagkaiba niya sa dati? This time around, it's the play-in stage. And for the play-in stage, it's gonna be... You have the same wildcard regions, but at the same time, you have the third seeds from all of the smaller regions. So in this case, it will, from the bigger regions. But I think it's a better format as it allows a lot of the other teams, lower region teams, to have a better chance. Dati ang ban natin is 3 lang per teams. Ngayon, think 5 na sila. So total we have 10 bans.
sa champion pool natin, which is sobrang laking bagay kasi dito sa world, syempre, kumbaga mga pro player na nagkakabasahan ng mga galaw yan. Eh. Alam mo na yung mga top pick na isang player. Ang dami nang pwedeng iba. Usually, iba, binaban nila yung mga pwedeng kumounter sa playstyle nila, pwedeng kumounter sa magiging strategy nila, like Twisted Fate, like Shen, mga ganyan, to avoid the global vision dito ng mga kalaban nila. So, most likely, sobrang making bagay talaga itong 10 bans na ito na meron tayo for the game. Oo, dun sa ating top pick champions. Ayun, sino-sino ba ang mga champion na lagi na I think it's Sejuani and Kalista have 100% pick ban rate so far in this tournament. Lagi silang nandyan. Yeah. So, meron tayong mga iba. Meron tayong mga iba like sila Jarvan, sila Galio, pero they're most likely being picked minsan, but madalas ban eh. Yeah, and then also the AD carries for the meta is also very similar every single game. Yeah, it's always Kalista, Kalisana, Kog'Maw, Varus. Kog'Maw. Yeah, so Saya. Saya, of course. Yeah, Saya. It's always Saya, Tristana. So it's very similar. Always like really so, same. So imagine yun lang yung na-mention namin na ADC, di ba? Tas kung i-five bans yun. Although malabo naman. Oh, di ba? Pero medyo malabo naman. Tas may mga counter picks pa. Kaya ka i-tin out eh. So any last predictions? Ito na, yung kung sino sa tingin yung grand finals na to ha. Kumbaga, iniisip nyo nasa grand finals na tayo, sino sa tingin nyo ang mananalo sa ating Worlds 2017? Oo, sino considering a lot of things, considering then yung performance nila and seeing them play dun sa lab, dun sa local region nila which is Korea, I'm voting for Longzhu. Longzhu Gaming. Nakita ko rin sa comment section. I could expect a finals na may Longzhu Gaming at may SKT. My mind says Longzhu Gaming. They're just really strong. They just won the Korean region. Oh, yeah, but my heart says Flash Wolves. I think if anyone's gonna win Worlds that's not a Korean team, it's gonna be Flash Wolves. For the past 2 years, they've been known as the Korean Slayers, taking down like a lot of the Korean teams. Pero para sa akin, I would go for the Gigabyte Marines. Naniniwala ako sa pusong Southeast Asian. Ano eh, sobrang unique ng playstyle nila during the GPL. Napunod natin sila ng live dito, yes. Diba? Dito sila sa Pilipinas nung kailan lang. This year yun, in the GPL final. So, sana Gigabyte Marines para sa akin. Let's go. Oh, abangan nyo yan next week, guys, diba? Dito lang yan sa GG Blitz. Every 8 p.m. during Thursday nights, abangan nyo yan. Siyempre ako makakasama nyo doon and announce namin kung sino yung mga guests namin. Pero maraming salamat sa inyong tatlo. Again, thank you so much for watching tonight's episode. Kita-kits ulit tayo next week dito sa GG Blitz. Of course, this episode is powered by Asus Republic of Gamers and brought to you by Ragnarok Online Philippines. Maraming salamat and have a good night. Goodbye, guys! Good night! Bye-bye! Shishi!